Ang araw po sa ating lahat, pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagpapatuloy nitong serye natin tungkol sa pagkakasakit at pagkamatay, no? O pagyao, no? Ang ating pong sisikapin pagnilayan sumandali ay ang tanong na ito, ang sagot sa tanong na ito. Fair ba na isipin agad na kaya nagkasakit ang isang tao ay dahil sa masama siya, no? Marahil katulad ng isang video na ating ginawa ay sasang-ayon kayo sa akin na hindi fair, no? Hindi makatarungan na pag-isipan agad na kung halimbawa nagkasakit ang isang tao ng malubhang sakit o ano man, no, ay baka ako ano nagawa niya, no, sapagkat hindi ito makakristiyano yung bang pulutanin, kumbaga, yung pagdurusa ng iba, no, sapagkat hindi tayo naroroon sa kanilang kalagayan at ang pinakakailangan nila ay hindi ang chismis, no, kundi bagkos ang kailangan nila ay ang pananalangin natin bilang mga Kristiyano, no? Kaya magandang isipin natin na maraming dahilan ng pagkakasakit ng isang tao na kung minsan nagkakasabay-sabay, minsan nagkakataon, no? Na sa halip na kung ano-ano pang isipin natin, tingnan natin ang ating sarili, no? Baka meron din tayong dapat i-check sa ating sarili. Baka meron na palang hindi okay sa ating sarili, no? Kaya magandang pagnilayan, no, kapag tayo nakabalita ng pagkakasakit ng ibang tao, pagnilayan tungkol sa buhay ko, buhay ng tao, no, gaano kaikli ang buhay, no, na minsan ang sakit ay na-acquire, no, dahil sa halimbawa sinasadya, halimbawa ay sa bisyo, minsan naman ay hindi sinasadya talaga, no. Sino bang gustong magkasakit, no? Pagpalain tayo ng Diyos.